What is up, you guys? Welcome back to Stories Philippines Podcast. I'm your host, Rap, and for today's episode, hindi tayo magkakaroon ng something creepy na stories or anuman. Kakaroon tayo ngayon ng isang review about a Twitter trend. So, bago to guys. So, ang ating i-review ngayon ay ang number one trending ngayon sa Twitter as of May 10, 2020, which is Pepito Manaloto. So, before I give my own insights and reviews about this sitcom, so, onting background muna tayo. Ano ba tong Pepito Manaloto? So, ang Pepito Manaloto ay, ang first episode niya ay noong 2010 pa. So, matagal na tong sitcom na to. 10 years na siya. So, ang story nito ay merong isang lalaki, may asawa siya, which is si Pepito, asawa niya si Elsa. And talagang mahirap lang sila. And dahil mahirap lang sila, kung ano-anong trabaho na ang pinasok ni Pepito para magkapera lang sila, para maitaguyod niya yung pamilya niya, para mapag-aral niya yung anak niya na si Chito. Then one time, tumaya siya sa loto, and then nanalo siya, and then naging instant milyonaryo siya. So, doon umikot yung buhay nila. Doon nagsimula yung story ng itong Pepito Manaloto. So, dati kasi ano to, tawag dito, parang telebabad or telenovela siya na ano sa GMA. Tapos, nung nag-end na yung ano yung story niya, so ginawan siya ngayon ng sitcom, which is ito yung Pepito Manaloto, ang tunay na buhay. So ito na yung more on comedy, hindi na siya more on drama, pero may onting drama pa rin, pero more on comedy kasi sitcom nga na type. So talagang napaganda nitong Pepito Manaloto na to. So let's read some tweets, some top tweets from this trend. When they not trend, I mean from this trend. So simulan natin dito kay Antonio pero hindi ipis. Antonio pero hindi ipis. Sabi niya, I think Pepito Manaloto should be on Netflix. Oo nga, why not? So, I think too, sana malagay nga sa Netflix itong Pepito Manaloto. Kasi, hindi lang naman siya basta comedy show eh. Talagang nag-e-evolve siya, pati yung mga characters niya may development. Talagang ang ganda. Talaga siya yung Pinoy series, talagang Pinoy sitcom na talagang masasabi nating greatest of all time. Yan, talagang the best sa ating era ngayon. Kasi talagang ang daming nanonood, talagang hook na hook yung mga tao dito. So, let's read another tweet, sabi niya, ni Tito. Sabi niya, Pepito Manaloto is still the best comedy series, don't at me. Which is true, it is still the best Filipino comedy series. I know a lot of people will agree to this. This is unpopular opinion from this tweet. Talagang totoo naman to. Talagang evident. It is the best Filipino comedy series. Name any comedy series. Talagang Pepito Manaloto can beat them. So, kahit anong itapat ninyo dito sa Pepito Manaloto pa rin ang mananay. Kasi Filipino comedy series best is Pepito Manaloto. I believe that strongly. So, sabi niya, sabi naman nito ni Noon Chalan, I am so happy that Pepito Manaloto is finally getting the attention it deserves. It's been 9 wonderful years, yo. So, 9 years. So, I think 10 years na sila kasi 2010 plus 2020 na ngayon. So, yeah. Talagang underappreciated or underrated talaga tong Pepito Manaloto noon kasi hindi siya nabibigyan ng much attention or much appreciation. Pero ngayon talagang nag-trending siya kasi siguro yung mga tao ngayon talagang yung iba hopeless na talagang ang lungkot na ang buhay nila, and then napanood nila tong Pepito Manaloto kanina and then natuwa sila, naging masaya sila. So Filipino or I mean Pepito Manaloto is really something else. Sabi naman ni AJ De Leon, trending ang Pepito Manaloto now
wala silang katapat sa ABS. Finally, people are seeing how good that show is. One of the few shows sa GMA na watchable. All these years, it's been consistently good. So, yeah, this is true. So, through all the years from 2010 up until now, talagang pinapanood ko itong Pipito Manaloto. And wala pa akong nakitang episode na tapon na talagang pangit. So, every episode nila talagang consistent na mapapatawa ka and consistent na may matututunan ka. Sabi naman ni Clarice, I'm wondering why Pipito Manaloto is trending but it deserves the attention because it's been consistently good for years. Why are you wondering, ate? Pipito Manaloto is so good. Talagang it truly deserves to be trending. So, don't wonder anymore. Huwag ka na magtaka kung bakit trending to kasi talagang napakaganda na itong comedy show na to. Sabi naman ni Free Notes, Pipito Manaloto is better than Home Sweet Home. Fight me right now. Yeah, I stand with this tweet. I stand with this popular opinion. So, Home Sweet Home, walang-wala yan sa Pipito Manaloto. Pipito Manaloto, man. So, kahit fan din ako ni Alex and Tony Gonzaga, talagang mas pipiliin ko ang Pipito Manaloto kaysa sa Home Sweet Home. Lalo na ngayong wala ng ABS-CBN. Charot. Sabi naman ni Michael John Cabral, Pipito Manaloto is the Philippine Friends and Big Bang Theory. Which is true. So sana nga nasa Netflix tong Pipito Manaloto. Netflix Philippines, baka naman. Sabi naman ni Junard, Pipito Manaloto is so great because of Michael B. Without him, the show won't last this long. Until he became one of the producers to keep the show ongoing. So, which is true, talagang napaka-talented nito ni Michael V. So, kung wala siya, kung tatanggalin mo siya dito sa Pipito Manaloto, talagang hindi magsasucceed tong show na to. Kasi una sa lahat, siya si Pipito eh. Talagang walang Pipito Manaloto kung walang Michael V. And siya talaga yung parang pillar sa show na to. Talagang siya yung talagang nagbibring ng comedic vibe. Talagang iba yung dala ni Michael V sa isang show. Kahit sa Bubblegum din, basta may Michael V, talagang asahan mo maganda yung movie, show, drama, or sitcom niyan. So, Michael V, you're the best. So, punta naman tayo ngayon sa aking insights and reviews matapos nating basahin ang ilang mga tweets. So, I agree with most of the tweets, with most of the people, and I'm one of those Filipinos right now na talagang nagpapatrending sa Twitter netong Pipito Manaloto. Kasi for me talagang it is the best comedy show, it is the best sitcom in Philippines. Kahit napakatagal na niya, so it has been consistently good. Talagang bawat episode niya kasi guys, ano siya, talagang makaka-relate ka. At hindi lang ikaw, pati yung family mo. And sabihin natin, minsan siguro meron tayong burden sa buhay, ganun. Meron tayong mga malulungkot na karanasan or our day is not going good, has not been good, or marami tayong iniisip na negative. And siguro meron ding burden sa family or problema sa family. But when you gather around in a weekend, in a Saturday night, and you watch this comedy show, talagang iba yung vibe na dala niya. Talagang mapapangiti ka, talagang mapapatawa ka. And it brings positivity sa family nyo, lalo na pag sabay-sabay na itong pinapanood, and to you as an individual. Kasi hindi lang siya basta show na puro jokes lang, ganon. Puro comedy lang. Talagang meron din siyang konting drama eh. About family. Yan, dahil nga si Pipito may family siya. And then yung ibang characters, may family siya. So, hindi lang kay Pipito at sa family niya umiikot yung story. So, umiikot din dun sa ibang mga characters. Kay Patrick, dun sa mga, ano niya, mga empleyado niya sa work, dun sa mga friends niya.
And it tackles also about love life, kasi diba si Chito, meron siyang love life, si Nikki, and then may mga struggle sila, may mga problema sila, may nag-break nga sila ngayon eh. Sa mga episode ngayon, break sila. So, it tackles also about teenage love life. So, it talks about also puberty, dahil si Clarissa yan, nagdadalaga. So, sinusubaybayan natin yung show. Si Clarissa, nakikita natin na unti-unti siyang nagdadalaga, dumadaan sa puberty stage niya. And then, there's also a businessman. Businessman type point of view story, which is si Pepito, dahil na businessman siya about sa business, then being a father, yan. And then we also have things or storylines dito sa Pepito Manaloto about LGBT, yan, sa mga LGBT, kasi andyan yung friend ni Chito, which is gay. Yan, dyan din si Robert, na ewan ko kung straight ba to o hindi, pero may anak na siya eh, no? So Pepito Manaloto is a complete package for all of types of people. Talagang kahit sino ka, kahit anong estado mo sa buhay, kahit anong klase ng tao ka, talagang makaka-relate ka dito sa Pepito Manaloto. So no wonder why it is trending now. Kasi dahil nga dito sa ECQ at dahil din sa dismissal netong siguro nung ABS-CBN, talagang yung mga tao talagang nanonood sa GMA7. And it happens na napanood nila itong Pepito Manaloto kanina. And they started to appreciate how good this show was. So it deserves to get appreciated like this. So ang pinaka natutunan ko dito sa Pepito Manaloto ay si Pepito mismo, yung buhay niya, which is dati mahirap lang sila, pero yumaman sila, naging milyonaryo siya. Pero yung buhay niya or yung personality niya, yung ugali niya ay hindi nagbago. Okay, ganun pa rin siya. He is the same person as he is, which is mabait, caring for his family, supportive sa kanyang friends. Talagang he is a kind and giving person. Hindi siya madamot, hindi niya pinagdadamot yung meron siya. And he is such a good person. So yun dapat ang ma-pick up natin, or yun ang na-pick up ko dito sa show na to, na talagang isinabuhay ko at isa sa buhay ko habang buhay, na yung pera hindi dapat yan mabago kung sino ka. Tulad nung nabasa ko nga na do not let money change who you are. So marami kasi sa ating mga Pilipino na katulad niyan, mga gaya niyan na nagkapera lang onte, iumaman lang, yung nagbago na yung ugali, naging matapobre na, naging ipokrito na, yan, nakatikim lang ng onting sarap sa buhay, nakatikim lang ng onting pagpapalang pinansyal, talagang nagbabago na yung pakikitungo sa ibang tao, nagbabago na yung pagiging mabuting tao nila. So parang nagiging mga apak na sila ngayon ng ibang tao dahil dun sa yaman na tinamo nila. Parang akala nila ay hindi na sila kayang pantayan ng mga taong nasa mas mababa na sa kanila. Which is, dun din naman sila nang galing. Pero parang, alam mo yun, talagang nagbago sila dahil lang sa pera. So, yun dapat ang hindi natin gawin. Dapat gayahin natin ang experience or ang example neto ni Pepito dito sa Pepito Manaloto na show, which is na don't let money change who you are. Instead, use your money to be happy and to help other people. So, kung ganun lang din, edi masaya, di ba? So, that's it. That's what Pepito Manaloto is. So, I know naman na halos lahat naman ng Pilipino or lahat ng tao ay pamilyar dito sa Pepito Manaloto na to or nakapanood na ng Pepito Manaloto. So, kung hindi ka pa nakakapanood or hindi mo pa napapanood kahit isang beses pa itong Pepito Manaloto, I really recommend this show, this sitcom. It is on GMA7 every 7 p.m. So panoorin nyo lang, and
I guarantee you na matatawa ka, magiging positive yung vibe mo, and talagang may matututunan ka. So hindi ma-waste yung 1 hour mo na panonood. Talagang meron kang mapipick up na something, and talagang magiging masaya ka kakapanood nito. Because it is, for me, it is the best comedy show in the Philippines. So if I'm going to rate this, Pipito Manaloto, Ang Tunay na Buhay Show, from 1 to 5 stars, I'll give it, syempre, 5 stars. Kasi talagang napakaganda nitong sitcom na to. So that is it, guys, for this episode. So I hope nagustuhan ninyo. I hope may natutunan kayo, and I hope may na-pick up kayo something sa mga pinagsasabi ko. So don't forget to like, comment, share, and subscribe to us. And kung may mga gusto kong sabihin or may mga opinions ka, sariling opinions mo tungkol dito sa Twitter trend na to, or may mga content suggestions kayo, so comment down below and we will shout it out to our next vlog. Don't forget to subscribe us. Subscribe nyo din or follow nyo rin kami sa aming mga social media accounts. Follow nyo ako sa Twitter, which is at RPHLC. Yan. RapLC na walang vowels. So search nyo ako sa Twitter and follow nyo ako. So thank you guys for listening. This has been your host, Rap. And this is Stories Philippines Podcast. See you to our next episode. Bye-bye, guys. Thank you.